Hanggang saan nga ba hahantong ang pagmamahal ng magulang sa isang anak? Kailangan bang hayaan ang anak sa lahat ng mga gusto nitong gawin? O disiplinahin hanggang sa magreklamo ito na nakakasakal na ang gabay ng mga magulang? Ipinanganak si James na kulang sa buwan. Isa siyang premature baby. Ang masaklap, nagtulak iyon sa aking asawa na maagang katagpuin ang kanyang kamatayan. Dahil sa pagiging premature ni James, maaga akong namulat sa katotohanang kailangan kong umusad at magpatuloy sa buhay. Lumaki akong walang mga magulang, at para sa akin, napakahirap mabuhay nang walang tamang gabay. Lagi na lang akong may pangamba sa lahat ng desisyon ko sa buhay. Higit sa lahat, ayaw kong iwanan ako ni James. Kaya naman, ginawa ko ang lahat. Pati ang mga bagay na imposibleng gawin. Maging maligaya lang siya sa piling ko. Lalo pat, ipinanganak na may diferensya sa mata si James. Nagkaroon siya ng katarata sa edad na 1 taon. Kaya naman maaga siyang nabulag. Hindi naman daw literal na bulag. Dahil parang may kulay puting nakatabing lang di umano sa kanyang mga mata. Ako ang naging liwanag at gabay ni James sa kanyang madilim na mundo. Ako ang nag-iisa niyang kaibigan at guro. Hindi siya nakapag-aral sa isang universidad dahil sa kanyang kalagayan. Kaya itinuro ko sa kanya ang lahat ng aking nalalaman. Magbasa, magsulat, at magbilang. Nakakapagbasa siya gamit ang bagay na binabasa ng mga bulag na ang pangunahing instrumento ay ang mga daliri. Madaling matuto si James. Masasabi kong isa siyang matalinong estudyante. Mapag-obserba kahit tahimik. Ang kanyang kapansanan ay hindi naging hadlang upang mahalin namin ang isa't isa. Tuwing gabi, may ipinapainom akong gamot para sa kanyang mga mata. Nakatutulong iyon para kahit papaano ay mapakalma siya sa pagtulog sa gabi. Dahil ilang araw ko na kasing napapansing, medyo hula si James at malalim ang iniisip. Minsan din ay nagkukusa na itong iniinom ang kanyang mga gamot at wala na kaming pilitan. Kaya naman labis akong natutuwa. Magkakasundo kami palagi kung magiging masunurin siya. Sa umaga ay nagtutungo ako sa aking trabaho. May kalayuan iyon, kaya kailangan kong bumangon ng maaga para ihanda ang lahat ng mga pangangailangan ni James. Ang kanyang mga gamot, ang pagkain, at ang higaan. Hindi ko rin inilalak ang pinto dahil hindi rin naman siya makakakita. Dalawa ang kotse namin na ipinagsasalit-salitan ko ang paggamit. Ang pinagsasabitan ko ng mga susi ay nasa likod ng main door para hindi mahirap hanapin. Sabay kaming kumakain ng agahan, kaya naman tanghalian na lamang ang kailangan niyang harapin mag-isa. Siyempre ay kailangan kong maghanap buhay upang maipantusto sa aming mga pangangailangan. Umuwi ka ng maaga, Papa, ha? Sabay tayo maghapunan. Narinig kong sambit ni James sa akin. Kaya naman lumigaya ang puso ko. Nagiging masigla ang araw ko kapag palagi akong nilalambing ng aking anak. Oo naman, anak. Uwi ako ng maaga para sa'yo. Masaya kong wika at nagpa siya ng uminom ng tubig. Ni hindi ko napansin ang palihim niyang paghulog ng kung anong bagay sa ilalim ng mesa. Umalis ako at bumiyahe papuntang syudad para sa trabaho. Isa akong sales agent ng isa sa mga pinakasikat na kumpanya ng mga kotse. Iba't ibang kotse ang ibinebenta namin. At ang latest na pinakamahal na kotse ay nabili ko para sa amin ni James. Ang kotseng iyon ay automatic at nakakapag-drive gamit ang nanotechnology. Konektado iyon sa iPhone na ang kung sino man ang boses na nakaregister doon ay siya lamang ang maaaring makapag-drive. Iyon ang iniwan ko sa bahay dahil buwis-buhay ang ganoong kotse.
Natatakot akong baka ma-hold up ako, kaya hindi ko iyon ginagamit. Sa bagay ay automatic ang nasabing kotse at kaya kang itago sa lahat ng uri ng panganib. Bulletproof ang salamin nito na kahit kanyon pa ay hindi tinatablan. Maari iyong mag-reverse at ilangoy sa ilalim ng tubig na parang submarine, kaya kahit lumubog ka sa tubig ay hindi ka malulunod. Kulay pula ang kotse at nag-iisa pa lang sa bayan namin, kaya hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman nang makakita ng kotseng kagayang kagaya ng nasa aming bahay. Nakapark ito sa labas habang nakatitig sa akin ang driver nito na walang iba kundi ang aking anak. Napapikit ako at nilamukos ang aking mukha. Muli kong ibinaling ang paningin sa labas. Wala na roon ang kotse. Marahil ay namamalikmata lang ako. Pagsapit ng tanghalian ay bigla akong kinabahan. Kaya naman tinawagan ko sa bahay si James at binuksan ng CCTV sa bahay na konektado sa aking cellphone. Napahinga ako ng maluwag nang makita ko si James sa screen. Dahan-dahang naglalakad habang hinahagilap ang telepono sa lagayan nito. Nang tuluyan na niyang masagot ang telepono, ay agad kong sinabi ang aking saloobin. Natawa pa sa kabilang linya si James, sabay sabing, "Papa naman, alam mo naman bulag ako. Paano ako makakaalis at makakapagmaneho?" Humingi ako ng dispensa sa aking anak. Mukhang masyado akong nadala sa likot ng aking imahinasyon na kahit ang anak kong bulag ay ginagawan ko ng issue. Nang mag-uwian ay dumaan ako sa isang agri-vet store at bumili ng gamot na lagi kong binibili. Inilabas ko ang lahat ng laman niyon at inilagay ko sa lagayan ng gamot ni James. Kailangan niya ang gamot na ito. Pagka-uwi ko sa bahay, naabutan ko sa sala si James. Tulala ito at tila galing sa pag-iyak. Tinanong ko siya kung ano ang problema. Ngunit umiling lamang ito at sinabing napuwing lamang siya. Niyakap ko ang aking anak at inalo. Kay ganda siguro kung palagi kaming ganito. Iyong hindi niya ako iiwan at lagi lang siyang nakadepende sa akin. Inihatid ko siya sa kwarto matapos naming maghapunan. Nang makababa ay nagpa siya akong linisin ang kusina. Ngunit gayo na lang ang pagtataka ko nang makita ang hindi lang isa, dalawa, kundi nasa 20 mahigit na tableta ang nakatipon sa ilalim ng mesa. Pinulot ko ang mga iyon. Gamot ito ni James. Agad na dinagundong ng kaba ang dibdib ko. Lalo pa at bigla na namang sumagi sa isipan ko ang nakita ko kanina. Posible bang si James iyon? Nagpa siya akong puntahan siya sa kanyang silid. Kailangan kong makasiguro. Hindi pa rin mawala ang kaba sa aking dibdib. Natatakot ako sa maaari kong madiskubre. Alam kong may ginawa akong mali. Ngunit ginawa ko lang iyon dahil mahal ko si James. Mahal ko ang aking anak. Binilisan ko ang paghakbang paakyat sa hagdan. Walang babalang binuksan ko ang kanyang silid. Kaya naabutan kong nakaupo sa kama si James. Tigmak ang mga mata sa luha. Isang puno ng emosyong, bakit ang narinig kong tanong mula sa kanya. Sa sahig ay nagkalat ang mga tableta, garapo ng gamot at mga papeles na matagal ko nang ibinaon sa limot. Taranta kong pinulot iyon. Ngunit nagsalita si James. "Huwag mo nang abalahin ang iyong sarili sa pagtago ng mga iyan, Papa. Matagal ko nang alam. Matagal na ako nagdududa. Bakit mo ito ginawa?" Buong kapaitang tanong niya sa akin. Tila may biking sa aking lalamunan dahil sumakit iyon nang lumunok ako ng laway. Napatitig ako sa mga tableta.
Alam na ba niya? Muling umiyak si James, puno ng hinanakit na tumingin sa akin na mas ikinaba ko. Nakakakita siya. Tila nabasa ni James ang aking isipan dahil walang emosyon siyang nagsalita. Oo, Papa. Matagal na ako nakakakita. Nagpapanggap lang ako upang mabuo kung anong katotohanan sa aking mga hinala. Bakit mo ginawang miserable ang buhay ko? Puno ng galit niyang tanong. Napaatras ako at natitigilang napatitig sa kanya. Bakit niya kailangang magduda sa pagmamahal ko sa kanya? Bakit kailangang maghinala siya? Ginawa ko lang naman ang lahat para maging isang mabuting ama. Mapait siyang ngumiti at tumingin sa akin. Nag-aalala ka pa sa kalusugan at kalagayan ko? Ha? Papa? Umalis ako kanina at nagtungo sa butika. Ipinagtanong ko kung anong klaseng gamot ang ipinapainom mo sa akin. Bumaling siya sa ilalim ng kama at kinuha ang lagayan ng kanyang mga gamot at ibinato iyon sa akin. Hindi para sa tao ang gamot na pinapainom mo sa akin, Papa, kundi purga para sa aso. Ang epekto nito kapag ininom ng tao ay nakakabulag. Galit niyang sikmat sa akin. Napaiyak din ako at napaluhod sa sahig. Bakit kailangan mong gawin iyon, Papa? Bakit kailangan bulagin mo ako? Halos mapaos niyang sigaw. Dahil ayaw kong iwanan mo ako. Hirap kong wika sa kanya. Marahas siyang tumingin sa mga papeles na nagkalat sa sahig. Papa, naririnig mo bang sarili mo? Sinong tangang iiwan sa'yo? Kung hinayaan mo lang akong alagaan ka. May sakit ka, Papa. May sakit ka sa utak. Bakit hindi ka magpagamot? Aniya at napayuko ako. Oo, totoo iyon. May psychological disorder ako. Umaatake iyon kapag stress ako at masyadong nalulungkot. Nagsimula ito noong mamatay ang aking asawa. Kaya nagkaroon na ako ng phobia. Ayaw kong iwanan nila ako. Ayaw kong iwanan ako ng anak ko. Kaya ako siya binulag. Pero wala akong intensyong masama. Ang sumunod niyang sinabi ang nagpadilim sa aking isipan at nagtulak na gumawa ng masama. I hate you, Papa! Aniya at nagdadadabog na iniwan ako sa kwarto. Naalarma ako at tumayo. Ayaw kong maiwang mag-isa. Hindi pwede. Kinuha ko sa kusina ang isang hand carry chainsaw. Ito na lang ang pag-asa ko para hindi siya makaalis ng bahay na to. Dito na kami tatanda at mamamatay. James! Sigaw ko sa pangalan niya. Naabutan ko si James sa garahe at isinakay sa automatic na kotse ang kanyang mga gamit. Mas nagimbal ako dahil hawak niya ang iPhone na kumokonekta rito. Paano niya iyong nagawang gamitin? Alis na ako, Papa. Pag-isipan mo ang pagpapagamot sa mental. Mariini ang wika at sumakay sa kotse. Napasigaw ako at tila batang naglupasay. Hindi maaaring mawala si James sa akin. Pinandar ko ang chainsaw at hinablot siya bago pa man niya maisara ang pinto. Napasigaw si James at napahandusay sa sahig. Kaya sinamantala ko ang pagkakataon. Pinutol ko ang mga paa niya. Nagtalsikan ng dugo sa kung saan. Sumasabay sa ingay ng makina ang matinis na sigaw ni James. Nang magtagumpay ako, ay walang anumang iniligpit ko ang kanyang mga paa at napatitig sa kanya na nawala ng malay dahil sa labis na sakit. Nakangiti akong kinarga si James at dinala muli sa kanyang kwarto. Ayan anak, huwag ka kasing maging pasaway kay Papa. Naputol-tuloy ang mga paa mo. Sabi ko at kinumutan siya. Ngayon,
dahil ayaw naman niyang uminom ng gamot. Marapat lamang naputulan ko siya ng paa para hindi na siya makaalis. Walang sino man sa aming dalawa ang aalis sa bahay na ito. Kinabukasan, maaga akong gumising. Kagaya ng dating gawi, inasikaso ko lahat ng pangangailangan niya. Pinakain at pinainom ko ng gamot. Harapan niyang itinapon ng tableta. Ngunit malawak lang akong gumisi. Kahit hindi ka pa uminom ng gamot, anak, hindi ka pa rin makakaalis dito. Itinago ko ang mga paa mo. Sabi ko sa kanya at tumawa. Napuno ng galit ang kanyang mga matang tumingin sa akin. Baliw ka, Papa! Ang pagmamahal mo sa akin ay pinapatay ako ng paunti-unti. Kung sana'y winakasan mo na lang ang buhay ko. Mariing sabi niya na ikinagalit ko. Kung baliw ako, hindi ko siya pinutulan ng paa at hinayaang makaalis dito. Kung baliw ako, sana matagal na siyang lumayas dito, kagaya ng ibang mga magulang na malupit kapag kinastigo ang mga anak. Dahil sa galit ko ay iniwan ko siya at pumasok ako sa trabaho. Kinahapunan, nagulat at natakot ako nang kinarga siya ng isang tubero palabas ng aming bahay. Nakiusap ako na ibaba ang aking anak, ngunit hindi pumayag ang tubero. Aniya ay may isiniwalat sa kanya ang aking anak, kaya tumawag ito ng pulis. Dahil sa galit ko ay pinatay ko ang tubero at hinila pahulog sa aming septic tank. Si James ay ikinulong ko sa kwarto niya, ngunit gayon na lang ang takot ko nang madiskubre kong may nilunok siyang lason. Taranta ko sana siyang dadalhin sa ospital, ngunit may mga sirena ng pulis akong narinig. Huminto ang mga iyon sa harap ng aming bahay at sinabihang kailangan kong mag-surrender. Napatingin ako sa aking anak. Naghihingalo na ito dahil sa ininom na lason. Napaiyak ako at natuwa. Hindi na ako iiwan ang aking anak. Napansin kong hindi na siya gumagalaw kaya pinulsuhan ko siya, pero mahina na ang kanyang pulso. Yayakapin ko sana siya, ngunit may pulis nang nakarating sa kwarto namin. Pinusasan ako at inilayo sa akin si James. Naglupasay ako at umiyak. Nakikiusap na sana'y isama nila si James sa akin. Ayaw kong maiwang mag-isa. Ngunit hindi nakinig ang mga pulis. Kaya naman kahit nakaposas, nangako ako sa aking anak na babalikan ko siya. Kay sakit ng aking dibdib, unang pagkakataong inilayo sa akin si James. Sa halip na sa selda ay isang silid na kulay puti nila ako ikinulong. May mga dumadalaw sa akin na sa tingin ko'y doktor. Matagal na mula nang ikulong nila ako dito at namimiss ko na ang anak ko. Hindi siguro nila alam kung gaano kahirap maging isang ama. Hindi nila alam kung paano magmahal ang isang ama. Kaya naman, habang chine-check ng isa sa mga nurse ang vitals ko, palihim kong kinuha ang syringe na may lamang pampakalma at pampamanhid. Nakangisi ko iyong itinarak sa nabiglang nurse na ngayon ay tila nauupos na kandila. Napahandusay sa malamig na sahig. Tatakas ako at kukunin ko ang aking anak. Ibabalik ko siya sa aming bahay at mamumuhay kami ng masaya.